Hindi mababala ang Tawilis. Dahil ang Tawilis, ang aking alam, yan ay kaloob ng Panginoon Diyos amin. Hindi yan mababala. Eh ako'y bata pa eh yan eh. Ginis nga ko ng Tawilis. Oh, ay hanggang ngayon ay Tawilis pa rin. Ang Sardinella Tawilis o mas kilala sa tawag na Tawilis ay isang uri ng isda na matatagpuan lamang sa Lawa ng Taal sa Batangas. Ito ay naturang endemic dahil sa Lawa lamang matatagpuan ang nasabing isda sa buong mundo. Ngunit kasabay ng pagtangkilik ng maraming parokyano rito dahil sa angkin nitong sarap ay nakaambang panganib dahil kamakailan lamang ay napabilang ito sa listahan ng International Union for the Conservation of Nature o IUCN List of Endangered Species. Dahil dito, nagpatupad ng close season ban ang ahensya ng gobyerno sa buwan ng Marso hanggang Mayo na lubhang nakaapekto sa mga maliliit na mangingisda ng Tawilis sa lugar. Ang kinabubuhay ko lang naman sa dagat eh. Pag patitigil yan, eh, anong kakainin ng mga anak ko? Anong pababaan ko sa mga eskwela? Kung ano, malaking epekto. Dahil yan lang talaga number one naming kinabubuhay dito. Yung di ba? Yung kita nyo po dati, yung wala pa pong ban, magkano po? Abad, medyo ako na o. Pag ako'y nangingisda ako dahil nagdadala pa rin ako ng isda. Isang gabi ako, minsan kung may kita ko na 1,000, ganyan. Minsan naman, wala. Talagang lugi pa sa kusalina dahil may mahulugan talagang. Suwerte hindi, mayroong totoo talaga na walang wala, lugi pa sa kusalina eh. Hindi yung basta pag lumalata, may mahuli ka. Hindi, sigurado yun. Minsan walang mahuli talaga. Batayo kami sa malayo, 6 litro. Magkano isang litro ng gusalina? Kapag 60. Utang pa namin sa tinda. Bago pagdoon namin, wala kami magbibinta. Sa palaran lang din talaga. Isa si Mang Militon sa mahigit 1,000 fisherfolks na apektado ng ipinatupad na seasonal ban ng DENR. Giit pa niya, dito lamang siya kumukuha ng pangtustos para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ay di, yan kami, nagtsatsaga kaming mamantay kahit tuwan ay walang, pag tumigil kami, wala kaming kakainin. Wala kaming pakakain sa pamilya. Wala na, ilan naman talagang kita mo naman dito sa atin, no? dito sa mga buwangin. No? Wala namang mga tao, yun lang. Wala namang ibang pinakikitaan, bundok. Wala hindi mo maaaring bundok talaga. Sa dagat lang talaga kami, nakakabuhod. Yun lang talaga ang nanabuhay dito. Ayon naman sa kanyang may bahay na si Aling Juliana Tolentino, ramdam na mga mamamayan ng barangay Mahabong Buhangin sa Tanawan, Batangas ang epekto ng 2 buwang ban sa pangingisda ng Tawilis. Malaki po yung bad effect po sa amin punta na rito sa Mahabong Buhangin. Kasi po unang-una, nawalan po ng pangkabuhayan ang mangingisda dito sa Mahabong Buhangin. Tapos nga po yun, nawalan po kami ng kita, financial problem. Sa pang-araw-araw, sa mga bata, halos lahat po kami dito kasi yun lang po ang paunahin pangkabuhayan ng mga taga-mambuhangin. Tulad ni Mang Militon at Aling Juliana, apektado rin ang mga negosyante tulad ni Mang Pedro na kinalakihan na ang pagtitinda ng Tawilis. Kaya't ganun na lamang ang paniniwala nito na hindi totoo ang mga balita na tunay ngang endangered na ang nasabing isda. Wala namang problema eh. Para sa amin, walang problema ang panghuhuli ng Tawilis. Ang may problema ay itong nagbabawal sa akin sa amin ng panghuhuli ng Tawilis. Bakit ipinatitigil nila ang panghuhuli ng Tawilis ganong hindi naman nila inalpasan, hindi naman nila pinatutuka at hindi naman nila ito inaalagaan. Dapat sila ang pagbawalan mag-salin din ng mga istang kung ano-anong siyang tumatakot sa Tawilis eh. Yung janitor. Yan ang number one matatapang na isda, yung dugong, yung aroyo, tanduli, ay hindi naman yan nabibili. Bakit yan inialpas ng inialpas niya sa dagat na yan? Lumalabas sa pag-aaral ng IUCN noong 2017 na nasa 258 kilometers squared na lamang ang area of occupancy ng Tawilis. Mas maliit sa nakatalaga sa criteria B ng IUCN na 500 kilometers squared. Dagdag pa rito, bumaba sa higit na 50% ang populasyon ng Tawilis sa loob ng 10 taon, ayon sa tala ng Criteria A ng nasabing ahensya.
Panguli, tinatayang over-exploitation, pollution, at predation sa mga introduced species ang isa pang dahilan ng pagiging endangered nito. Ay, hindi ako naniniwala. Mas para sa akin, ang Tawilis ay mas maigi pa yung hinuhuli. Bakit? Ay, lalong nadami. Baliktad, lalong dumadami. Hindi mabawala yung Tawilis. Gaya ng Tawilis, ang aking alam, yan ay kaloob ng Panginoon Diyos sa amin. Hindi yan mabawala. Ay, ako'y bata pa yan in. Ginisingan ko ng Tawilis. Oh, ay hanggang ngayon ay Tawilis pa rin. Actually, lahat ng ito ay yung kinalabasan na to ay after the public consultation conducted by this office in coordination with DEPOR and then the concerned LGU. So, after the consultation, we were able to assess that there will be several fisherfolks that will be affected by the observance of low season for Tawilis. Though, we made it clear that this is specific for Tawilis only. And the fishermen can still capture, they can fish other fishes in the lake. Wala po akong natanggap na yun. Sinasabi niya natin na tulong financial sa mga daragat dito, mga isda. Wala po akong nakarating dito sa amin. Ay bigla-bigla na lang na masumulpot kang ganyan ng na wala, wala namang nakipagpon dito na kami interviewin o kuhanin lang aming ipon yun. Basta lang nabalitaan namin ang gaya na ako na talaga. Ay, nung kami nagpunta ng munisipyo, mga 2 weeks bago mag April 1, bago mag-ban, wala na nagawa. Automatic, nung binalita sa TV, automatic ban na talaga. Ah, bali nalaman niyo po. Sa TV na. Walang pumunta dito para wala, sa dito. Wala. Napahalik namin Channel 7, Channel 2. Walang pumunta rito na kinuha ng aming upo niya na gayang-gayan. Pero wala po nagsabi rin yung sa inyo direkta. Wala. Napapanood lang namin sa TV. Wala po pa lang namin. Wala. Walang nakarating dito na ako. Balik kayo po. Sakop na po kayo ng tanawan. Sakop ng tanawan. Wala po siya nang binibigay na kahit ano project po bilang. Ewan ko, dahil dati nung nakaraang mga isang buwan ha, nagbigay sila ng galing gobyerno na 20 piraso na sisiyo bawat isang pamilya. Eh anong mangyayari dun sa sisiyo? Eh wala lang ang makain eh. Yung problema may patutuka na. Samantala, sa panayam namin sa DENR-TVPL, nakipagdialogo di umano sila at kumonsulta sa lahat ng apektado bago ipatupad ang nasabing ban. Taliwas sa sinasabi ni Mang Pedro na 3 kanto lamang ang layo mula sa nasabing opisina. Ay, ang aming masasabi sa mga tagi-DNR, doon sa mga matataas na opisyalis ng DNR, dapat naman ang kanilang ginagawa, bago sila magbawal sa mga katulad namin, ay tawagan nila, magpa-meeting sila. At sabihin nila na bawal muna kayong manghuli ng Tawilis. Sa gayong pitsa kayo pwede manghuli. Habang kayo hindi nanghuhuli, ay kayo amin na muna susuportahan kahit nakakaunti. Ay, ang problema, bawal silang mag Bawal. Wala naman silang ibinibigay sa amin. Eh, ano mangyayari sa amin? Maliban sa kinakaharap na problema sa pangkabuhayan ng mga mangingisda sa Lawa ng Taal, kalaban rin nila ang maling pamamaraan ng panghuli ng mga isda na siyang mahigpit na ipinagbabawal ng batas ngunit patuloy pa rin isinasagawa ng mga malalaking mangingisda sa Lawa. Ang problema namin dito, yung pukot, yan ang salot sa Tawilis, yung pukot. Kasi nga, ang pukot, sa pag, nung ako nga ay nasa asosasyon pa, in-research namin yan, ngayon ang ginagawa ng pukot, sinasycle nila itong palibot dito, pagkatapos sinihila nila patabi, kaya ang balas ekolohiya na sisira, yun ang nagiging sani ng pagkawalan ng Tawilis. Ay sabi nila, naghihirap ang Tawilis. Paano nga, mali ang sistema ng pag
panghuhuli ng Tawilis nila. So in other areas, in other LGUs, kasi ay ito ay na-implement na yung year lang na ito, and then thereafter, so ibig sabihin, for this year, and sa mga susunod na taon, yung ngayong year na to kasi, yung pondo ng, or budget ng mga local governments ay na-approve na. So, may yung iba na hirapan sila na magkaroon talaga ng specific na alternative livelihood para sa mga affected na fisherfolks. And hopefully, by next year, paisasama na nila sa kanilang budgeting yung giving assistance for the alternative livelihood ng affected na fisherfolks during the observance of closes and freedom. Para sa mga tulad ni Mang Serio, Mang Biliton at Mang Pedro na siyang lumaki sa Aplaya, ang tanging hangad lang nila ay makapag-isda ng Tawilis ng maayos, matustusan ang araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya at marinig na mga kinauukulan ang kanilang boses na tila tinatangay na ng alon papalayo. Ay sa amin, ang gusto nga namin ay wag kaming i-exemption na kami sa bawal na yun. Exempted na kami sa pinagbabawal na yun kasi nasanay nga kami ng maliliit na mga isda. Ay ang pukot ka, ang siyang sanot. Ngayon, pinag-usap namin sana sa DNR na sana kapag kalitas ng 2 buwan na ito, tuluyan na nilang ipagbawal ang pukot. Kasi, bigyan po ng boses ang lahat po ng natulad po ng mga maliliit na mandaragat na mga isda. At saka po, hindi po dapat basta-basta nila pinatitigil po yung pangingisda nang wala naman pong sapat na dahilan kung bakit nila binibigyan ng ban. Ay, dapat naman ako, hindi agad sila nagpunan ng ganon at kumonsulta muna dito sa aming maliit na mga isda. Dahil kami talaga, buong mga bahay ako, tayo ng mga tao. Pagpalaw tanaw, lahat ng matitralaan dito, mga pangamalalakay. Lahat ito, puro pang tatawilis ang kinikita dito. Sana naman hindi sila umaksyon agad ng gano'n na automatic 2 buwan agad talaga. Wala talagang one eye. Kaya kami minsan nagtataka dahil ayaw. Tigil kami, wala kaming kinabubuhay kundi yan lang. Nakikipagsapala ng kamay. Bagamat ikaho sa pamumuhay, positibo pa rin at nagpupursigi ang mga mangingisda sa Lawa tulad ni Mang Meliton at Aling Juliana, natustusan ang araw-araw na gastusin ng kanilang buong pamilya. Gaano man kalaki ang alon na hinaharap nila, katatagan pa rin ang kanilang ipapamalas sa kabila nito. Maaaring malapit nang ang lumubog ang araw para kina Mang Pedro at Mang Serio, ngunit malakas pa rin ang paninindigan nila na hindi lang Tawilis ang dapat pinangangalagaan ng gobyerno, kundi sila ring mga maliliit na mangingisda na siyang nanganganib rin ng buhay dahil sa kinakaharap na suliranin.